Usap-usapan ngayon ang pagkumpirma ni Jason Hernandez na hiwalay na sila ng kanyang asawa na si Moira De La Torre. Inamin din ni Jason na naging unfaithful siya sa kay Moira. Ating lubos na kilalanin si Jason Hernandez sa video na ito. The Philippine Showbiz List presents ang tunay na pagkatao ni Jason Hernandez, ex-husband ni Moira De La Torre. Jason. Ang singer-songwriter na si Jason Marvin Hernandez ay pinanganak noong July 24, 1992. Siya ay isa sa mga talent ng Cornerstone Entertainment. Lalong nakilala ng publiko si Jason nang maugnay ito sa mga awit na si Moira De La Torre. Unang nakilala ni Jason si Moira noong mga panahong nag-aaral pa sila sa De La Salle College of St. Benilde kung saan pareho silang kumukuha ng music production. Bukod pa rito ay pareho silang Christians at dumadalo sa iisang simbahan. Dahil sa pagiging malapit nila sa isa't isa, hindi naglaon ay naging matalik silang magkaibigan na ayon niya kay Jason, si Moira ang ituturing niyang best friend. From best friend to boyfriend. Habang tumatagal ang kanilang pagkakaibigan, ay hindi namamalayan ni Jason na unti-unti na palang nahuhulog ang loob niya sa kaibigan. Ayon kay Jason, tanang-tanda niya pa ang eksaktong araw kung paano nakuha ni Moira ang kanyang puso na nagpabago ng takbo ng kanilang buhay. Wala nang sinayang panapanahon si Jason at pinurusigin niya ang pangiligaw kay Moira. Hindi na siya nag-alangan pa at agad na sinabi kay Moira ang kanyang intensyon para rito. Matapos ang mahigit na isang buwang panliligaw ni Jason, ay nakuha niya ang matamis na oo ni Moira noong February 16, 2017. Kung dati raw ay naging tago at pilit ang kanyang mga naging karelasyon at hindi siya nagpapaalam sa kanyang magulang dahil nga sa nag-aaral pa siya, ang ginagawa niya raw noon ay tumatakas pa siya upang makipag-date, pero nung naging sila ni Moira, lahat ay nagbago. Ang blessing na natanggap niya sa kanilang mga pastor, kanilang mga magulang at maging malapit na kaibigan ay para kay Jason ang isa sa napakaraming bagay na naging kumpirmasyon niya na si Moira ang nais niyang makasama. Writing a song for Moira. Isa na nga yata sa pangarap ng mga kababaihan ay ang alayan at sulatan ng kanta ng taong mahal nila na siyang ginagawa ni Jason upang maipadama kay Moira ang kanyang saloobin. Kwento ba ni Jason na ang awiting Panggapan ay tungkol sa istorya nila ni Moira noong nagsisimula pa lamang sila. Kung saan may magkaibigang lihim na nagkakagusto sa kanilang kaibigan na hindi alam kung paano itatawid mula pagiging magkaibigan papunta sa higit pang relasyon. Ang awiting EDSA o emosyong dinaan sa awit ay sinulat ni Jason hindi tungkol sa naging traffic sa EDSA, kundi isa sa awiting sinulat ni Jason para kay Moira nung minsang maipit ito sa traffic sa naturang lugar. Dito raw naalala ni Jason kung gaano kadalas na mastak si Moira sa tuwing umaatake ang depresyon nito. Noong 2018 ay nilabas din ni Jason ang kanyang unang single na pinamagatang Tahana, kung saan inilarawan ni Moira ng naturang awitin ay naramdaman niya kung gaano siya kamahal ni Jason. Pagbabahagi pa ni Moira na nung gabing sinulat ni Jason ang kantang ito, ay aminado siyang hindi siya okay ng oras na yon at kahit anong gawin sa kanya ni Jason para i-cheer up siya ay hindi umubra. Kung kaya ang ginawa ni Jason ay binigyan niya ng space si Moira at umupo sa isang sulok at nagsimulang magsulat. Matapos ang ilang minuto ay nakuha ni Jason ang atensyon ni Moira at sinabihan niya itong may sinulat siyang kanta rito na sagot sa kanyang mga awitin. At yun ang unang beses na narinig niya ang Tahana. Tagpuan. All my life I've been searching for the one, not knowing that she's been my best friend all along. I love you forever, Mai at Moira Rachel. Ito naman ang nakakakilig na caption ni Jason sa kanyang Instagram post noong April 2018, kung saan masaya niyang inihayag na natagpuan niya ang The One sa piling ng kanyang kaibigan. Sa isa pa niyang post, makikita ang larawan ni Jason na naglalakad ng mag-isa at nilagyan niya ito ng caption na, "Soon, I won't be walking alone anymore." Walang detalye kung kailan naganap ang eksaktong araw ng engagement, pero kasabay ng paglabas ng music video ng awiting tagpuan ni Moira noong April 29, 2018, ay kinumpirma ng dalawa na engaged na sila.
makikita sa bahagi ng naturang music video na hindi nakasama sa original na script ng mag-propose sa kanya si Jason. Bago tanungin ni Jason si Moira, nagbitaw ito ng kakakilig na mensahe at sinabing kahit kailan hindi siya naging sigurado at hindi naging handa buong buhay niya hanggang sa dumating ang araw ng pag-aalok niya ng kasal kay Moira. Naniniwala si Jason na may nakasuporta sa kanya sa taas at ito ang nagplano ng lahat ng nangyari. Hindi naman nabigo si Jason at nakuha ang sagot na nais marinig. Nakadagdag sa pagkaromantiko na naturang proposal ay ang lugar kung saan nasa may bangin sila habang papalubog na ang araw. Maliban sa tagumpay ng music video ay pinag-usapan naman ang linya ng kanta na talaga namang bumagay sa naging pag-iibigan ni na Jason at Moira. The Wedding. Dahil sa parehong lumaki na may respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga pamilya, ay sinunod nila ang nakagawi ang tradisyon. Noong December 2018, bisperas ng Pasko ay namanhikan na ang pamilya ni Jason kung saan sa kanilang pamamanhikan ang kanyang ama ang formal na humingi sa kamay ni Moira para sa kanya. Makalipas ang 8 buwan mula nang ma-engage, ay nanumpa ng kanilang pag-iibigan sa harap ng altar sina Jason at Moira. Ikinasal ang dalawa sa pamamagitan ng isang intimate garden wedding na ginanap sa Tagaytay City noong January 14, 2019 na dinaluhan ng kanilang mga malalapit na kaibigan at kamag-anak. First Kiss. Parehong Christian sina Jason at Moira at hindi ini-encourage ang intimacy sa pagitan ng magkarelasyon na hindi pa kasal sa kanila. At sa loob ng 2 taon bilang magkasintahan ay hindi kailanman naglapat ang kanilang mga labi. Bagamat nauna na silang ikinasal sa isang civil ceremony ng January 8, 2019 ay hindi pa din nila ginawa ang first kiss. Ito sa kadahilanan ng ngako si Jason sa ama ni Moira na mangyayari lamang ang kanilang first kiss sa mismong araw ng kanilang aktwal na kasal. Ang pangakong ito ay upang masubukan kung handa bang maghintay ni Jason ng gaano katagal mapatunayan lamang nito ang pag-ibig kay Moira. At hindi naman sinira ni Jason ang kanyang naging pangako kung saan nagawa niyang makayanang umiwas sa tukso at kahit nagustuhin naman niyang maipadama kay Moira ang isang matamis na halik ay tiniis niya ito bilang respeto sa kanyang pangako at upang patunayan na totoo at panghabang buhay ang pag-ibig niya para rito. At nang gabi na matapos ang kanilang kasal ay inalabas na Moira at Jason ang isa sa pinakasikat na hugot song na Ikaw at Ako kung saan sila mismo ang sumulat at umawit. 3 years. Sa loob ng 3 taong pagsasama, nasaksihan ng publiko ang wagas na pag-iibigan ni Moira at Jason. Sa kanilang social media accounts, mapapansin ang pagpapahiwatig nila ng suporta at pagmamahal sa isa't isa. Isa nga ang pag-iibigan nila sa hinahangaan at talaga namang sinubaybayan. At sa pagdiriwang ng kanilang 3 taong anibersaryo noong January 2022 bilang mag-asawa, ay nagpahayag sila ng pagmamahal sa isa't isa. Ayon pa kay Jason, sa tuwing may natutunan siyang bago sa asawa, ay mas lalo siyang nai-inlove dito at mas naiintindihan niya kung bakit ito ang kanyang naging tadhana. Sa huli, nagpasalamat si Jason kay Moira na bagamat aminadong marami pa silang kailangang i-improve sa sarili, ay magkatuwang nila itong gagawin. Unfaithful. Noong April 2022, unang pumutok ang balitang hiwalay na sina Jason at Moira. Ayon pa sa ilang fans, binura daw ni Moira ang kanilang TikTok videos at tinanggal niya di umano sa Facebook ang Hernandez sa kanyang surname. Mapapansin din ang ilan sa mga cryptic posts ni Moira. Kaugnay nito ay agad naman na pinabulaanan ni Moira ang issue sa pamamagitan ng isang post sa kanyang Instagram stories kung saan ibinahagi niya ang isang litrato kung saan kumakain siya ng paboritong pagkain ni Jason at tinag niya si Jason patunay na maayos ang kanilang relasyon. Kasunod nito ay agad naman na nag-tweet si Jason kung saan itinanggi niya lahat ng naging espekulasyon tungkol sa kanilang mag-asawa. Dito nilinaw ni Jason na kasal pa rin sila ni Moira at iginiit na hindi nangaliwa ito taliwas sa kumakalat na bintang laban sa asawa. Sinabi rin niya na walang katotohanan na may naganap na nakawa ng pera na nagdulot umano ng kanilang hiwalayan. Ngunit sa pagtatapos ng buwan ng Mayo ay isang hindi magandang balita naman ang ibinahagi ni Jason sa kanyang social media accounts na ikinagulat ng marami. Dito inihayag ni Jason ang isang maikling mensahe na nagsasabing na pagdesisyon na nilang mag-asawa na maghiwalay na ng landas. Isang madamdaming caption naman ang isinulat dito ni Jason. Ito raw ang pinakamahirap sa lahat na kanyang isinulat. Saad pa nito na pinakasalan niya ang kanyang best friend sa layunin itong makasama niya ito habang buhay. Ngunit dito inamin ni Jason na bagamat laging totoo ang pagmamahal niya kay Moira ay nakagawa siya ng kasalanan kung saan hindi siya naging tapat dito sa loob ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Masakit man ay naniniwala si Jason na karapatan ni Moira na malaman ang totoo kaysa magpatuloy sa payapa nilang pagsasama na nabalot naman ang kasinungalingan.
Sa huli, humingi siya ng patawad sa lahat ng kanyang nasaktan, lalo na kay Moira. Agad naman ni-repost ni Moira ang post na ito ni Jason. Sa kanilang Instagram, mapapansin binura na ni Moira ang lahat ng larawan nila ni Jason at hindi na rin siya naka-follow rito. Samantalang sa Instagram naman ni Jason ay naka-follow pa rin siya kay Moira at maging ang mga larawang pinagsamahan nilang dalawa ay hindi niya tinatanggal. Sa kompirmasyong ito ay humihingi naman ng privacy ang dalawa dahil sa kanilang pinagdaraanan at umaasang respetuhin ang kanilang desisyon. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!